2017, crush ko na po siya. Hi! Hi! Welcome back to our channel. I'm Dun. I'm Baby O, Oli. So, kung bago kayo sa channel namin, welcome. Kung hindi naman, welcome back at bumalik kayo. So, so today we will talk about how we started. Aww. How we met. So, meron kaming shucks, kinikilig ako. Small story. Story how we really started. So, paano nga ba? Eh basta alam ko lang in love ka sa akin. Ay, nako naman. Nagano ka nun eh, ni-stalk mo na ako eh. Baliktad, wari. Wari. Kinikilig ako. Kinikilig ako kapag ikay kasama. Actually, naligo kami ngayon. Kasi, pag mag-vlog daw kami, dapat sa misa-misa maliligo. Pero, kami pa ang the original. Team yes. Wapen. So, yun. Gusto niyong kiligin, ha? Kinikilig ako kapag ikay kasama. Many years ago, meron po akong ex. Ano ba? Babae, lalaki. Tao ba yan? Mahayop. Basta si ex ko ay sinusundo ko before sa work niya. Tapos, one time, naglalakad kami ni ex, nakasalubong ni ex, siya, namin siya. So, that time, hindi ko siya kilala. Tapos, bigla silang hi, Tart! Tart, ang tawagan nila. Oo. We're actually friends. So, friends sila. So, work. Work friends. Oo. Kasama sila sa work. So, nagkasalubong sila. Tapos, bigla silang nagbatian ng, hi, Tart! Tapos nagbeso sila, eh ang ganda ni girl. Sabi ko sa girlfriend ko, sino yan? Ganda. Tapos, nagbeso kami, nas nag-hug kami dun eh. Nagbeso sa akin. Kasi ganun kami sa work, parang every time magkikita kami, like kaming ganun yung parang sit-tweetan. Oh, anyway, so first time ko siya nakita, tapos super beso at super hug sila. Hindi ko naman siya kilala. Hindi rin naman siya nababanggit ng ex ko before na nag-exist pala siya. So, wait. Parang nagkaroon ako ng konting inis at selos. No. Sino yan? Pakabeso naman sa'yo. Well, in-explain naman niya na wala yun. Ano lang yun. Ganyan. So, after many years, kinikilig ako dun, ha? So, dahil na friends sila ng ex ko, naging Facebook friends kaming dalawa for few years. Pero wala kaming... Pero hindi pa tayo nun, mag-friends talaga. Parang sa Facebook nga lang. Sa Facebook ba? So, naging Facebook friends kami. Pero, syempre, dahil hindi naman kami magkakilala, common friend lang namin siya ng ex ko. So, wala kaming usapan whatsoever. We don't really exist sa isa't isa. Then, once upon a time, meron akong friend. Si friend na heartbroken. And then, gusto kong siyang hanapan ng bago. So, that time, kasagsagan ng siya, ewan ko, hilig mag-post sa FB ng mga pictures niya, ang dami niyang ganap sa Facebook. So, mahilig kasi ako mag-selfie. So, flooding talaga siya sa Facebook. Everything Facebook. Na nararamdaman ko, nakita ko maganda, or everything talaga pinupost ko. So, post siya ng saka yung mukha ko. Post siya ng post. So, yung pagmumukha niya, palagi ko nakikita. Every time mag-open ako ng Facebook, nakita ko siya. Ay, mukha namang promising. Sabi ko dun ngayon sa friend ko, shucks! Mare! Ito! Ganda! Pwede to, pwede! Tapos, tinitignan namin siya. That time, sobrang addict ko kay Ivana Alawi. Grabe, layo ko naman kay Tapos, Ivana.
ano, lagi kong inaabangan si Ivana alam sa mga post niya, ganyan-ganyan. Tapos, kasabayan nun, yung mga post naman ito, laging nandun nga sa Facebook. Talaga? Kasabayan ko ba si Ivana ng mga ganun? Tapos, yun nga, gusto kong i-reto si friend sa kanya. Tapos, ano na ba? Ano na ba? So, yun talaga yung plano. Mm-hmm. Pero, syempre, I find her maganda, kaya nga, siya yung napili ko bukod sa siya yung nagsusumigaw dun sa Facebook. Ako na mareto dun sa friend ko. So, that was, kailan ba yun? Like, August or September of last year. Then, ano nang kasunod? Paano tayo nag-usap? Hindi pa tayo nag-uusap. Hindi pa talaga, parang, ano, matagal na panahon. Parang matagal na panahon. Diba, parang hindi mo naman, wala ka namang action na ginawa. Wala naman talaga. Wala. Kasi in a relationship ka ba, diba? Mainit. Tapos, manggitin yun. Tapos nga po, a series of unfortunate events happened. So, towards the end of 2019, nag-break kami ng aking then girlfriend na siya ang naging, I cannot say na siya talaga yung naging way para magkakilala kami. It's just so happy na siya yung common friend namin. So, we broke up. Tapos, ang lola nyo, sansadan, iyak-iyakan, walling, ganyan. Tapos, Tapos siya naman, may ganap sa kanya, series of unfortunate events din sa family mo, no? Yes. So that time, nakita ko na, actually, updated ka naman siguro sa mga nangyari sa akin. Eh, kasi nga, ang Facebook niyan, daig pa ang 24 oras. So, yun. So, I think, nakita ko na namatay yung nanay niya. When was that? Yes, that was September. Ayun, September of last year. So, September, nakita ko namatay yung nanay niya. So, sabi ko lang, yun lang, that's it. Kasi hindi nga kami talking terms. Tapos, come December, a month after ng breakup namin ng ex ko, nakita ko, nag-post siya ulit ng, namatay naman yung tatay niya. So, parang, that caught my attention na parang, ay siya, kawawa naman si ate girl. Parang combo. Yun. Then, si ex ko nakipagkita sa kanya. Nag-coffee sila and all that stuff. Hindi ko alam anong pinag-usapan nila or something. So, basta yun. Then, after that, minessage mo ako sa Facebook, no? Kinamusta niya ako. Parang sabi niya, hi Don, musta? Ako naman, friendly. Ox naman, ganyan, in denial. So, hindi ako nag-open up ng feelings ko that time sa kanya kasi. Actually, hesitant pa ako nung makipag... Yung alam mo yung kumustahin ka kasi hindi naman kita friend. Ayun, so kinumusta niya ako, tapos sabi ko, okay lang naman. Tapos nagtanong siya, how's your heart? Diba, chismosa? Tapos syempre, ako naman, ayoko na magkwento. Sabi ko lang Shucks, naman sa kanya na, nakatamba dito ah. Okay lang naman, ganyan. Okay. So, I think that started the first real conversation sa Facebook. Mm-hmm. Tapos, yung namatay nga yung tatay niya, comment ako ng sad face sa post niya. Tapos, so wala ulit. That's it, wala ulit. Wala ulit kami communication. Then nakita ko nag-post siya, mayroon siyang sakit. May lagnat or ubo. So parang, considering na nag-chat na kami prior to that,
Sobrang worry ang lola sa grabe. Akin. Grabe. Parang, so, a friend yun. Lang naman na parang, oh, kumusta ka, ganun. Marupok ako sa ganyan. Pagaling mga ka. Worry, pagaling. Yung mga nagbibigay ng concern siya. Pagaling ka. So, ganun. So, thank you lang siya. Ganun, ganun. So, si lola mo nga, may libang post sa Facebook. So, alam ko, nung awit isang linggo, meron siyang sakit. Nagpunta siya sa clinic, nagpa-check up siya. After a week, may post na naman siya. Nagpunta na naman siya sa doktor. Message na naman ang lola mo. So, sabi ko, okay ka lang ba? Ba't nasa clinic ka na naman? Parang, basta ganun. So, okay lang daw siya. Blablabla, ganyan. Tapos, after mga ilang araw na naman, parang madaling araw na yata yun. Nakita ko na naman, may post na naman siya na parang sumugod na ako nasa hospital na siya. So, parang naano ako na mag-alala. Kasi may asma ako nun nag-alala. May ilan na on and off. Pero wala pang COVID nun ha. Parang start pa lang ata ang COVID nun. Wala pang COVID nun. So, ano na nangyari? Yun na nga. One time muta ako ng hospital. Parang nag-call ka sa akin. Nag-miss ko. Pero hindi ko nasagot. So, pero sa Facebook lang yun. Facebook Messenger. Kasi hindi ko pa alam ang phone number niya. So, parang inano ko lang. Nagparing lang ako sa Messenger niya. Since hindi naman gumagana yung Messenger calls dito. Anyway, it went through. Yung message, ay yung call ko. So, yun. Yun lang. Ano na-touch ako noon? Kasi sabi ko, wow, sobrang concern naman itong taong na ito. Kain kayo. Tapos, ano na kasano na nangyari? Nag-chat tayo na nag-chat. Ayun, thank you siya kasi okay naman daw siya. Tapos, naging updated na ako sa mga kaganapan ko sa buhay. So, yun, nag-uusap na kami. Tapos, at that time, medyo, syempre, morning pa siya sa pagkamatay ng parents niya, lalo na yung tatay niya, recently matay, that was December. Then, ako naman, nasa stage ng healing sa recent breakup. So, yun, nag-chat kami. Pareho tayong nung ano, no? Super broken. Ayun po. So, yun nga. Then one time, parang sabi ko sa kanya, ano, puntahan ko siya. Ganda ka ta? Puntahan ko siya. Before that, ano? Parang nakuha naman yung number ko, diba? Tapos, No. Ano ba? Sige. Sa Facebook Messenger lang kami nag-uusap. Tapos sabi ko, okay. Pupuntahan. Oo. Kasi sa coffee shop tayo nandun. Pupuntahan nandoy, ko siya sa work niya. So, magkita kami sa coffee shop. So, dahil na may sakit siya, I decided na dalan siya ng something. Oo, binigyan niya ako ng Vicks. Yung inhaler, yung pang sa fever na dinidikit cool fever. Dito. O, yan. Honey. Na yung honey na yun, never kong ginamit kasi gusto ko souvenir lang yun dahil bigay mo yun. So, binigyan ko siya nun as a parang... Tsaka pagaling na ako nun kaya hindi ko nagamit. Basta yun, dinalan ko siya sa nag-coffee kami. That was our first face-to-face na usap na medyo matagal. Sa work ko sa coffee shop. Hindi siya sa coffee shop nag-work ha? Hindi. So, doon tayo nagkita. Nagkita kami. First meet-up namin yun. Then, yun, nag-uusap ulit kami. Wala lang usap. Ano lang naman, parang, nothing really romantic. So, actually, that time, ano napansin mo sa akin? Matyaga ka makipag-usap sa akin. Kasi, kita mo ba may sadness sa akin? Or ano? Hindi, diba? Kasi feelings, ano ka nun eh, pretending to be okay, tapos ako lagi yung cheer up mo na okay lang yan, yung sa breakup mo, actually, ganyan. So, siya lagi yung nag-cheer up sa akin na huwag ka na malungkot, blablabla, ganyan to pa sa breakup ko. Then, the next meet-up was, in between nag-chat na kami. So, pag nag-chat kami, nabot na kami ng madaling araw. Tapos, pag mag-good night na kami, lagi siyang kiss kay Kawot. Kawot is the dog.
Pakita mo nga yung baby namin ito na yan. Ito po siya. Ayan, oh. Sorry, may cone siya kasi kaka-neuter lang niya. Hala, tulog na. So, lagi niya sinasabi na, okay, good night. Good night na. Tapos lagi siyang may kiss kay Kawot. It's for Kawot. Hindi ko naman tinatanong na ano. Basta merong emoticon na kiss. Lagi siya sabi, that's for Kawot. Every time, that's for Kawot. So, yun. Then, sinasabi ko lang yun, pero alam mo yun. Tapos, ito may kwento tong sunflower seed na to. So, sabi niya, may bibigay daw siya sa akin. So, nakita kami, very quick lang. So, may inabot siyang paper bag na may lamang sunflower seeds. Nangyari? May message kita. Message siya ako. Saan ka na? Nakalis ka na ba? Kasi yung ano, may nakalimutan ata ako dyan sa paper bag. Pero actually, gusto ko lang siyang makita ulit. Naman. Pero bumalik ka na, no? Eh, oo. Yun, then nag-chat ulit kami. Tapos, lagi tayong magka-chat, actually. Lagi na kami magka-chat. Tapos, then, medyo sumisweet na si ate girl. Medyo nagpapakita na ng mga kakaibang mga messages, yung ganyan. One time, nakalimutan ko na yung pag-uusapan namin. Tapos sabi niya, may sinabi siyang sentence. Tapos at the end of the sentence, sabi niya, my love. Talaga? My love. Again, at the end of the sentence, sinabi ko pala yun. Sabi niya, mi amor. Eh? Mi amor. Hi, baby! Tapos yun ang story. So, medyo nafe-feel ko na may something. Ganun, syempre, meron din naman akong physical attraction kasi... Eh? Okay, di naman. Bakit may di naman? Grabe siya, uy. Yan, may physical attraction din naman. Tapos di ganun, yun na nga. Then... So, hindi mo pa na-discover na mabait ako. Oo, hindi pa. Ah, ito pala. Magkausap kami. Galing siya sa work. Lumabas siya ng 10 PM ng gabi. Tapos, the following day is off niya. So, magkausap na kami hanggang 4 AM ng madaling araw. Magka-chat kami. Tapos, dinner ko siya. Grabe mang dare. Dinner ko siya na... Parang, ibang pira ano ba yung gabi na? Madaling araw na, pwede naman tayo. Tapos, sabi niya, gusto mo mag-breakfast pa tayo. Parang something like that. So, sabi ko, sige. Akala ko hindi siya mag-game sa ganon. Sabi ko, sige. Puyat kami, tapos nagsige. Tapos sabi ko, sige, bukas, daanan kita. Mag-breakfast tayo ng 7 AM. Daanan kita ng 6. Mm-hmm. 6 AM. So, eh, umuo. Sabi niya, okay. So, at 4 o'clock, nagbabay na kami mga 4:15, 4:30, siguro 4:45 na ako nakatulog. Tapos, nag-alarm ako. Parang kapipikit ko pala, nag-a-alarm na. So, dandahan ako. Tumakas ako ng bahay. Then, sinundo ko siya. Then, we had breakfast. Nakatingin lang siya sa akin ng ganun. Grabe, parang ako yung patay na patay. Ah. Sinasabi ko lang. Pero totoo yun. Nakatingin lang siya sa akin ng ganun. Tapos, dapat may usapan sila ng best friend ko na sa January 1, pupunta siya dito sa bahay namin. For them to meet. Para ma-meet na rin siya ni best friend ko. So, alam na ni best friend ko na nag-uusap na kami. So, wala na yung reto-reto na una, scratch na yun. So, alam na niya nag-uusap na kami. Tapos, parang syempre gusto niya makilala. Nakita niya, nag-video chat kami, video call kami. So, niyaya niya. Pumunta dito ng January 1. Eh, for some reasons, hindi natuloy. Tapos, midnight ng January 1. Coming, 11 ng gabi. Ano, so parang nag-usap kami na okay, let's meet up. Since hindi natuloy early. So, yun, nagkita kami. Then, since gabi na, wala na kami mapuntahan. Pinala ko siya sa bahay natin. Pinala ko siya dito. In this very room. So that time, umiiyak siya. Kasi super sad. Nasa sad siya dahil nga dun sa nangyari sa buhay ko. Buhay niya. Then,
The rest, as they say, is history. 2017, crush ko na po siya. So ako sa kanya, kasi since gusto ko yung mga drummer, favorite ko nga yung Bamboo, tsaka yung ano nila, drama nila. Sino nga ba yun? Basta so, mahilig din ako sa mga ano, nakita ko kasi siya dati pa sa YouTube channel niya na ano siya, mahilig siya sa ganyan. Sa music, magaling siya mag-drum, tsaka astig talaga ang dating. So, crush ko lang naman, wala namang masama. Doon. Diba? Kasi nasabi ko eh, 2017 pa yun, nakikita ko na. Tapos, as in, tiningnan ko lahat ng mga in-upload niyang videos. So, sinabi ko nga sa kanya, yung ganitong damit mo, noon, tinitingnan ko talaga kung paano yung, ano yung mga, kasi very specific ako dun sa mga nakita ko dati na videos na in-upload niya. Na hindi siya makapaniwala, na alala ko kahit yung mga suot niya, yung position niya, yung naka-spaghetti siya na white. Nag-stalk na ako. Stalk ba yung pwedeng term doon? Sa mga videos niya. So yun na nga, crush ko siya noon. Kaso, syempre, nandun din ako sa relationship ko na. Then, relationship ko na hindi rin naging successful kasi sa maraming dahilan. Pero naging honest naman ako doon sa tao na yun. So, ayun, natapos yun. At naging transparent naman ako doon sa naramdaman ko sa kanya sa tagal ng aming pinagsamahan din. And then, nagkapatong-patong na yung mga naging problema ko. Yung nagkawalaan kami, at the same time yung nawala din yung both parents ko, una yung nanay ko, then next yung father ko, same year, lahat parang dumating sa aking buhay na as in nawala lahat. And na burnout ako, lahat na depressed, siguro lahat na ng nasa loko that year, last year. Tapos yun nga, halos nagkasakit ako bago matapos ang taon. And that time, yun nga, pumasok siya sa buhay ko. Na, I mean, di pumasok. Yung doon kami nagkaroon ng chance na nagkaroon ng kapalagayan ng loob. Kasi sa kanya ko nasabi lahat ng mga hurts ko. Parang sa kanya ako nakapag... Though meron naman ako mga friends, meron din akong kapatid, pero iba yung... Iba siguro din dahil naging crush mo. Tapos, alam mo na pwede mo pagkatiwalaan. Ewan ko. Pero sobrang nagbigay agad ako ng... Ayun, na-crush niya ako, ah. Yee! Ng tiwala. At saka naging... Oh my gosh. Palagay ang love ko. Then siguro that time, na-feel ko din na you need me. Kasi diba, broken-hearted ka rin. Yun nga. Tapos, kalma lang. Pero, that time kasi parang naging give and take siguro yung emotions na kailangan natin, yung support. Emotionally. Kasi that time, parang kailangan ko ng kausap sa mga pain, sa mga grieving ko. Ikaw naman, kailangan mo din ng kausap dahil sa mga pinagdaanan mo din sakit. So, parang that time, perfect time yun na sabi ko, perfect time ba talaga yun? Pero parang nagkaswak yung timing na nandun tayo sa isa't isa. And then yun pa nga, plus, crush ko pa siya. O, diba? Grabe, feel na feel. Sige, pinagpapawisan ako. Yun na nga. Tapos, ano? Kailan mo pa ako crush? Crush naman yun. Ako marami akong crush na artista, no? Hindi artista. Nagkataong hindi ka artista. Pero, syempre, may paghahakan na talaga ako sa'yo dati. Yun na nga, so, nung December, yung mga times na halos siya lagi yung kausap ko, araw, gabi. Walang pan. Yun na, araw, gabi, lagi kami magkausap sa video call. Tapos may mga times na alam mo yung humingiti na ako, na alam mo yung dating lagi akong malungkot lang, gusto ko lang mag-isa or gusto ko lang umiyak.
parang napapalitan na ng saya kasi siya yung nakakausap ko. Tapos, video call din kami lagi. Kahit walang tulog, alam mo yan? Kahit walang tulog kami, parang ang saya lang. Alam niyo, may times na naka-on yung camera namin, natutulog kami hanggang morning. Kasi cheesy. Naririnig na niya yung ingay dun sa, ano, sa mga kasama ko. Dahil kasama ko sa kwarto yung kapatid ko. Yung ganyan. So, alam mo yun, parang, ano, wala no, talaga. Sinakop na niya ang mundo ko. Ng buong buo. Kinikilig ako. Anyway, yun na nga. So, yun nga po. That's the... how we actually started. Boring ba? Yung story. Pero yun po talaga kasi yung ano eh. Yun talaga, dun talaga nag-start. Tapos yun na. And then, we're, ano inseparable. Yes. Yun pa. So, hindi ko talaga in-expect, ako for me, hindi ko talaga in-expect na after recent breakup, magkakaroon ako ng, bigyan ko ng chance yung sarili ko to love again. But since dumating siya, and yun, medyo, yun, she made me feel na, okay, let's give it a shot. Ako din naman. Ang puso ko. Buksan mo ulit. Psh, ang puso wasak na buo. Ayun. Hindi ko din naman in-expect na mag-jive kami dalawa, magkakasundo kami dalawa. Parehas tayong ano eh, meron tayong magkaparehas na qualities eh. Alam mo ba yun kung ano? Ano? Hindi tayo naliligo? Para tayong bugak. Hindi tayo naliligo and... Hindi kami mahilig maligo. Hindi kami mahilig matulog. Naligo kami ngayon! Hindi tayo mahilig matulog. Ay, hindi oh. Mahilig ako matulog. Kaya siya, pero ako. Call center ako eh. May sa aswang nga siya. Minsan nga iniisip ko. May pag natutulog kami, titignan ko siya minsan. Gabi siya uy. Titignan ako natutulog ba siya. Tulog naman ako. Nakita mo ba ako natutulog ako? Thank you for watching. Thank you for your watching. Tiyaga. So, sa susunod! Abangan nyo yung Get to Know Us. At saka, comment down below kung ano yung gusto nyong pag-usapan next time. Kung gusto nyo pang may nalaman sa amin. So, thank you so much for watching. Till next time, tandaan, be out, and proud! Kay Sins, sa pamangkin niya si Stephanie, kay Myla Saison, kay Anne, kay San Nara, Michelle Escaliente, and girlfriend Robbie, Regina. Sana magkita na kayo. Ang dami naman nila. Si Mia. Hi, Mia! Hi, Mia! Saka si... Mama Mia! Sino pa? Ang cute mo, mahal. Si Cha, hi Cha! Cha, and si Coach si Adi Fit ng sa Kumu, hello po. Tapos, si Irene ng Alain. Okay. Si Milcent Albo pala, na taga Kalapan. May nag-reply. Siya na yung admin, siya yung boss, siya lahat. So, pag may nag-reply po sa inyo, nag-message kayo sa amin, pasensya na kung hindi namin kayo agad ma-reply. Pero pag nag-reply kami sa inyo, rest assured na kami yon. Either ako. Kasi bakit po wala kayong, sino po ba ang admin nyo? So, nagtaka ko, anong admin? Sabi po kasi, sabi nung subscriber na yon, ang mga may vlogs daw kasi, usually may admin. Ay, si Jenny Francia, 24 ng TikTok. Yan. Diba? Talagang alam nyo lahat. Saka si Neng Conde. Hi, Neng Conde. Tsaka si Jessica Cortez, nasabi niya, ba't po hindi kayo snub? Hindi naman po kayo lang snub. Siyempre, ano yun, gusto namin mag-thank you sa inyo.